Kampalaya Farming. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. At ituturo ko sa inyo kung paano nga ba ang tamang pagtatanim ng ampalaya o better gourd. At maaari po tayong kikita ng libo-libo kung paano nga ba ito gawin upang magiging successful farming. Kahit nasa bahay ka lang ay maaari kang kumita. Sa video ito ay ituturo ko sa inyo step by step na guides para sa inyong ampalaya farming. Sa pagtatanim ng ampalaya ay kailangan po natin ng kapital. Kailangan po natin ng lupa na ating pagtataniman. At kung meron na kayong lupa ay kaagad i-land prepare. Maglagay ng mga animal manures, chicken manures sa mga beds. At maaari kayong mag-spray ng mga chlorine at haluan nyo na ng asin para ma-minimize po yung fungus. Bago po tayo takip ng plastic mulch sa bawat beds ay maganda kung yung lupa ay basa o kung ang irrigation nyo ay malayo, mas maganda kung mag-aantay kayo ng ulan bago ninyo takpan ng plastic mulch yung bawat beds. Lagi po nating tatandaan kapag nag-transplant po tayo ng mga seedlings sa beds ay mag-apply po tayo ng commercial na mga fertilizer o basal bago natin takpan ng plastic mulch yung beds. Sa seedling preparation naman ay may dalawa po kayong pagpipilian, either direct planting or seedlings tray. Dito po sa seedling tray ay maaari kayong bumili sa online pati na rin po yung seeds or sa agribit supply. Maaari kayong gumamit ng seedling tray at egg tray. Dito naman po sa paglagay ng seeds sa bawat tray, press nyo lang ng 0.5 cm at yung buntot po niya ay nasa ibabaw. And then takpan po natin ng lupa or soil. And then kailangan po natin ng masain at ilagay po sa mga malilim na lugar or shaded area para ma-maintain po ang moisture. Then huwag kalimutan po natin na applyan ng isang kutsarang urea. At bago po natin i-transplant ay ating didiligan para madali po siyang mabunot pag ito ay ating i-transplant doon sa beds. Then bago po tayo mag-transplant ay maghanda po tayo ng trellis. Ito po yung galapangan ng ating pananim. Depende po sa inyo kung anong design ang inyong gusto, either vertical or overhead. Sa pag-transplant naman, kagad na patubigan yung bawat puno na ating na-i-transplant. Yung layo naman ng butas ay 0.5 to 1 meters. Kung kayo po ay nagtitipid at wala po kayong budget para sa plastic mulch, ay pwede naman basta yung mga weed na lang ay agad lilinisin. At sa pag-transplant nito ay mas maganda kung sa bandang hapon. At huwag natin kalimutan na patubigan. And then at this stage ay pwede natin na agad lagyan ng mga tali para doon sila gagapang kung sakaling ito ay may mga branches na. Iba po kasi pag may plastic mulch po yung beds ay makontrol po natin yung mga weeds o mga damo na maaring makaagaw ng mga nutrients sa ating mga laman o mga puno. 1 week to 2 weeks po ay maaari po tayong mag-apply ng vermicompost or kung ano po yung mga available na organic fertilizer sa inyong lugar ay maaari ninyong i-apply at siguraduhin lang na ito po ay matunaw sa tubig, no? Dahil ito po ay ating ididilig sa bawat puno. Ang vermicompost po ay nanggagaling po sa ipot ng paniki at ito po ay matatagpuan sa mga kuweba dahil doon po sila nagtatago, no? Kung wala kayong vermicompost
kung ano po yung mga available sa inyong lugar. Kailangan po natin ng regular na patubig sa ating ampalaya farming. No? 7 to 10 days ay maaari po tayong magpatubig, no, during dry season. At yung ating vermicompost, pag-apply nito ay 1 litro po sa isang puno. 3 weeks after transplant po ay maaari po tayong mag-apply ng 1 can ng urea at complete black 14-14. Mabibili po natin ito sa mga agribit supply, yung commercial na fertilizer. Bago po tayo mag-apply nito ay kailangan po yung bawat puno ay ating didiligan or ating patubigan. 30 days po after transplant ay maaari po tayo mag-apply ng side dressing. Gagamit po tayo ng urea 4600, 10 cm po ang layo sa bawat roots ng ating puno. Na every 3 weeks po ay pwede tayo mag-apply ng 1 can ng urea at 1 can po ng putas sa 16 liters. 4 weeks after transplant po ay maaari po tayong mag-apply ng sugar at 1 can po ng urea. Sa pag-apply nito ay 1 kutsara po ng asukal sa 16 liters na tubig. Yung purpose nito ay tutulong po yung sugar sa pagbigay ng fiber sa ating halaman. At yung urea naman po ay para po dagdag ng mga dahon, pampataba at healthy yung ating puno ng palaya. 6 weeks po after transplant ay maaari po tayong mag-apply ng boron powder para naman po tutulong sa pag-fertility rate ng ating mga puno, no. Sa pag-apply nito, 2 cans po ng boron powder sa 16 liters. At maganda po kung mag-a-apply kayo nito ay sa bandang hapon, no, sa late afternoon. Pag meron na pong mga bunga yung ating ampalaya, ay balutin po ito ng mga papel, no. Kahit na maliit pa ay agad na po balutin para po maiwasan yung madapuan ng mga insekto, na. Kung meron na pong mga bulaklak ang inyong ampalaya ay maaari na po tayong mag-apply ng Crop Giant at 6 to 7 weeks para makontrol po natin ang mga bulaklak na hindi masayang, na, hindi mahulog. Gagawin po natin ito every 10 to 14 days at sa pag-apply nito 4 na kutsara po sa 16 liters na tubig. Depende po sa inyo kung anong brand ang inyong gagamitin sa pag-spray, no. Ang importante ay maagapan natin na hindi masayang yung mga bulaklak, na hindi po mahulog. Sa ganitong stage kasi ay napaka-sensitibo, no. Dahil dito na weeks ay nagsusuputan na po yung mga bulaklak. At dahil dyan ay kailangan po natin ng pangpakapit sa kanila, no. Hindi po siya madaling mahulog, no, or matangay ng mga malalakas na hangin. Kaya dapat po tayo mag-apply ng pangpakapit sa mga bulaklak. At sa pag-spray naman ito ay mas maganda kung sa bandang hapon po natin ito gagawin. Kung sa tingin niyo ay may mga infected na ng mga dahon sa inyong ampalaya, ay maari na po kayong gumamit ng mga insecticide. At depende po sa inyo kung anong brand ang inyong gagamitin. Pwede kayong magtanong sa Agribit Supply kung ano po ang kanilang inirekomenda para sa inyong ampalaya farming. Mayroon pong mga klase ng insecticide, no? Maari kayong gumamit ng Sugod, Grudan, Lanet, iba pa, no? Sa pag-apply po nito ay every 3 days po, no? Para naman po sa soil fertility ay maaari po tayong gumamit ng Netro Complete G. Ito naman po ay tutulong para ma-improve po natin yung ating paggamit ng fertilizer. At sa pag-apply po nito ay once a year lang po tayo gagamit nito, no? Sa pag-apply po nito ay 1 spoon po sa bawat
puno, or tansyahin nyo na lang kung gaano karami ang inyong ilagay sa bawat puno. Siguraduhin nyo na lang na tabunan ng lupa after ninyo ilagay yung Nature Complete G. Sa ibang commercial grower po ay nagrurunda po sila tuwing gabi para po malaman ang kondisyon ng prutas o bunga. May mga insekto kasi na umaatake tuwing gabi tulad ng fruit fly. Ang fruit fly kasi ay pinaka-destructive na insekto, no? Dahil nag-hatch po sila ng mga itlog sa loob ng prutas. Dito naman po tayo sa vertical design na pagtatanim. Ito po ay napakagastos na design dahil gumamit po siya ng mga modern na materialis. Sa pagpupro naman po ay maaari kayong mag-cut sa pinakamababa ng mga branches na para tuloy-tuloy na po yung pag-akyat ng main branches doon sa pinaka-top ng ating trellis. 7 to 8 weeks, pwede na tayo mag-apply ng putas direkta po sa puno ng ampalaya. No? Ang putas po ay nagagaling sa abo ng kahoy, mga halaman, at may mix po ng asin at minerals. Sa pag-harvest naman ay 50 to 65 days, depende po sa inyong variety. No? Pwede ka nang makapag-harvest. Sa pag-harvest naman ito ay yung prutas po ay makikita po ninyo na magiging shiny na po yung kanyang balat at pwede na siyang i-harvest. Sa ganitong stage po ay napakasaya pong tingnan, no, na ang ating pinagpaguran ay nagbunga na po, no, at naka-harvest na po tayo. Sa pagtatanim talaga ng ampalaya ay kailangan po natin ng malawak na karanasan, no, malawak na kaalaman upang magiging successful po yung ating pagtatanim ng ampalaya. Huwag mahihiyang magtanong sa mga eksperto po dahil ang pagtatanong ay dagdag sa kaalaman para sa ating pagtatanim. Kung may mga kakilala kayo na nagtatanim ng ampalaya or mga taniman malapit sa inyong lugar, maaari kayong bumisita or kumonsulta sa mga may-ari at magtanong, no? Dahil dito mo malalaman ang kanilang mga experience sa pagtanim, sa mga advantages at disadvantages sa pagtatanim ng ampalaya. Kaya ikaw, kaibigan, kung gusto mo nang magtanim ng ampalaya, sundin mo lang itong guides na ito at nasisiguro ako na may maitutulong ito para sa inyong ampalaya farming.